Para raw magkaalaman na kung anong mangyayari pag tumigil sa biyahe ang mga lumang jeepney, plano ng ilang transport groups na magtigil pasada ng isang linggo. Tinatayang 40,000 jeepney at UV Express daw ang sasali riyan. Yan ay para igiit na ibasura ang memo na nagsasabing hanggang June 30 na lang pwedeng bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney at UV Express. Plano ng grupo na gawin ang transport strike mula March 6 hanggang March 12 sa Metro Manila, Central at Southern Luzon, pati sa Bicol at Cagayan de Oro. Ayon sa mga driver, ayaw nilang isuko ang kanilang mga prangkisa sa mga co-op na siyang bibili ng mga pamalit sa mga jeepney at sa planong maging empleyado sila ng mga co-op. Liliit daw kasi ang kanilang kikitain araw-araw. Tinawag na malupit at hindi makatao ni Albay Representative Joey Salceda ang utos ng LTFRB, lalo't mga jeepney driver daw ang pinakatinamaan ng pandemya. Kaya gusto ni Salceda na suspendihin ang utos hanggang walang subsidiya ang gobyerno para tulungan ang mga jeepney driver. Panawagan naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista makipagdialogo muna. Inutusan na raw niya ang LTFRB na kausapin ng mga transport group. Hindi rin daw mamadaliin ang mga nahihirapang mag-modernize. Hindi daw sasali ang ilang transport groups sa isang linggong tigil pasada na ikinakasa ng ilang grupo. Ayon sa grupo ng mga operator at driver sa NCR na nauna nang nag-modernize, hindi tigil pasada ang solusyon sa mga issue ng PUV Modernization Program. Ang National Center for Commuter Safety and Protection naman, tutol sa tigil pasada na illegal daw dahil paglabag ito sa iginawad na prangkisa ng pamahalaan. Kukunan daw nila ng litrato ang mga unit at plaka ng mga magtitigil pasada at isusumbong sa LTFRB. Sa tansya ng grupong manibela, nasa 100,000 units ng mga traditional jeep at UV Express at mga multicab ang sasali sa kanilang strike sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Humingi ng paumanhin at pangunawa ang grupo sa mga maapektuhan ng tigil pasada na tinatayang nasa 12 million commuters daw. Protesta nila ito sa June 30 deadline ng LTFRB para sa pagbubuo ng mga kooperatiba, kung hindi ay babawiin ang kanilang mga prangkisa. Naghahanda na ng contingency measures ang MMDA at ilang LGU, kabilang na ang libreng sakay. Umapilan naman si Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga transport group na huwag nang ituloy ang strike. Pinalawig ng LTFRB ang deadline sa pag-phase out ng mga traditional na jeep, UV Express at multicab. Imbes na June 30, extended yan hanggang December 31. Pero sabi ni LTFRB Chairman Trofilo Guadis III, hindi ito dahil sa ikinakasang tigil pasada ng mga transport group. Alinsunod daw ito sa utos ni Transportation Secretary Jaime Bautista at pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat may baguhin sa implementasyon ng modernization program. Pero nagmatigas ang grupong manibela na nasa likod ng planong tigil pasada. Tuloy pa rin daw ang kilos protesta bagamat kinukonsidera raw nila ang pakiusap ng Pangulo na sana ay huwag nang itong ituloy. Sabi kasi ng Pangulo, mahalaga ang PUV modernization pero mas mahalaga na hindi mabigat sa bulsa ang transition. Kanina, pinulong ng LTFRB ang ilang transport group. Pinapadalo rin sila sa pagdinig ng Senado bukas. Bigura ang tigil pasada ng ilang jeepney operator at driver na maparalisa ang transportasyon ayon sa gobyerno. Pero ilang kababayan natin ang inabot ng gabi sa daan dahil nahirapang makasakay. May live report si Katrina Son. Katrina? Atom, naging pahirapan nga ang pagsakay ng ilang mga commuter na nagsisiuwian mula sa kanilang mga trabaho ngayong gabi. Ibasura! Jeepney face out! Ibasura! Mula UP Diliman, nagmarcha papuntang tanggapan ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City, ang mga miyembro ng Manibela at Piston, kasamang ilang militanteng grupo, bilang pagkontra iyan sa pag-phase out sa mga lumang jeepney para bigyang daan ang PUV modernization. Wala naman po kaming tutol doon sa modernization sana. Sana po ito ay makatao, makatwiran. Lahat po ay makinabang, hindi yung iilan lamang. At hindi po pahirapan yung ating mga kasamahan na mabaon lamang po sa utang. Sa gitna naman ng protesta sa Caloocan, hindi napigilang maluha ni Mang Caloy na mahigit 40 taon ng tsuper. Masakit sa mga ginagawa. Maura ng harap mo yung mga
kasama ko. Oho. Bakit daw po? Di mahal na yun eh. Ha? Mahal na yung buli ng jeep eh. Wala na. Gutom. Kawawang pamilya. Dahil sa tigil pasada, imbes na makauwi ng maaga pagkatapos ng trabaho, ginabi na sa daan si Romnick Miranda. Nahirapan po ma'am sa transport hike pong naganap. Kaanda kami matagal, imbes na makauwi ng maaga. Ang mga panggabi ang trabaho, inaagahan ang pagpasok. Nagpapasalamat din sila na may mga bus at iba pang masasakyan bukod sa jeep. Yun nga lang, mas mahal daw. Ang iba, nakalibre naman. Marami namang option. Katulad niya, meron namang bus, may taxi. May sasakyan na ba kasi may libreng sakay pa? Isa ang East Avenue sa 7 lugar na binabantayan ng LTFRB ngayong araw dahil sa isinagawang tigil pasada. Sa datos naman ng MMDA, 5% lang ng mga inihanda nilang sasakyan para sa libreng sakay ang nagamit. Sabi ng Malacanang at MMDA, hindi na paralisa ng tigil pasada ang transportasyon. Kung meron man po mga pailan-ilan na naipon ng mga pasahero, hindi naman po natin matatawag na stranded. Ilang jeepney driver kasi ang hindi raw nakiisa sa transport strike. Pakiusap ng LTFRB, ihinto na ang tigil pasada, lalo't luluwagan naman nila ang ilang provision sa pagsali sa modernization program. Papayag din daw silang i-refurbish ang mga lumang jeep basta sasali muna sa consolidation. Sabi naman ng Department of Transportation, hindi phase-out ang pinag-uusapan, kundi consolidation o pagsali lang sa mga kooperatiba o korporasyon. Bukas din daw ang DOTR na palawigin pa ang December 31 deadline. Pero sabi ng grupong Piston, tuloy pa rin bukas ang protesta. Panawagan nila, mabigyang pansin sila ng Pangulo. Kapag huminto kami ng laban, ay habang panahon kaming mawawala ng kabuhayan. Atoma, dagdag din naman ng Piston na kapag hindi raw pinakinggan ng Pangulo ang kanilang panawagan ay maaari pang tumagal ang sinasagawa nga nila na transport strike hanggang sa susunod nga na linggo. Sinabi rin ng MMDA kanina na bukas magbabalik na muli ang number coding. Tuloy ang kalbaryo ng mga pasahero ngayong ikalawang araw ng tigil pasada. Sa Caloocan, pahirapan ang pag-commute dahil nakagarahay ang ilan sa mahigit 100 jeepney ng Malabon, Acacia Monumento Transport Cooperative. Para makasakay, umasa ang mga commuters sa truck na dineploy ng City Hall at sa mga van. Sa Mandaluyong, inagahang pumasok sa trabaho ng ilang pasahero para iwas abala. Sa Maynila, kahapon pa nakatigil pasada ang 60 operators at driver sa San Andres Bukid. Handa raw silang ituluyan hanggang isang linggo, gayon din ng grupong Piston. Ayon naman sa Interagency Task Force on Tigil Pasada, nag-normalize na ang operasyon ng mga PUV sa Metro Manila. Balikpasada na ang ilang jeepney driver ngayong araw, binawi ng grupong Manibela at Piston ang dapat sana ay isang linggong Tigil Pasada kontra PUV Modernization Program matapos makipagpulong sa Office of the Executive Secretary at dating LTFRB Chairman at ngayon Presidential Communications Secretary, Cheloy Garafil. Ayon kay Mar Balbuena ng Manibela, pabor ang Malacanang na huwag biglain ang pag-face out ng mga lumang jeep. Maging ang palasyo raw ay namamahalan sa 2.6 million pesos na presyo ng modernized jeepney o minibus. Sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, papayagan munang pumasada ang mga tradisyonal na jeep basta sasali pa rin daw sa kooperatiba. Nananatili ang December 31 deadline para riyan. Nagpasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga chuper at operator. Sabi ng Pangulo, walang dapat mawala ng trabaho dahil sa PUV Modernization Program. 11 lugar sa Metro Manila ang naapektuhan sa unang araw ng transport strike ng grupong Piston. Pero sabi ng MMDA, hindi na paralisa sa kabuuan ang pampublikong transportasyon. Sa libreng sakay ng mga lokal na pamahalaan, umasa ang mga naapektuhan ng transport strike ngayong araw. Wala nga pong masakyan eh, kanina pa ako. Pag ano, maglalakad na lang. Kanina pa po, nagbook na lang po. Sa Caloocan, nag-rally ang ilang miyembro ng grupong Piston. Ibasura! Ibasura! Sahot, trabaho, at sarapan! Ibasura! Habang sa Baclaran, nagkilos protesta ang ilang kalyado ng grupo. Hindi naman kami tutol sa modernization.
Ang total lang namin, sa kami ay sakop sa corporation at saka kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Sa ulat ng Super Radio DZWB, hanggang ngayong gabi, marami pa rin commuter ang nahirapan sa pag-uwi. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta sa Metro Manila ang apektado ng tigil pasada. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Nakiusap si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa piston na putulin na ang 3 na transport strike. Pag-usapan na lang daw sana ang mga pwedeng hakbang para maibsan ang hirap ng mga driver. Pero wala raw nakikitang dahilan ng transport group para itigil ang strike. Ang gusto nila, iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney drivers at operators sa mga kooperatiba o korporasyon. Pag-uusapan din daw ng grupong manibela bukas kung magkakasarin sila ng tigil pasada. Sabi ng DOTR, patuloy nilang inaayos ang implementing guidelines ng Public Utility Modernization Program para sa kapakanan ng mga jeepney driver at operators. Kung kailan madalas ang traffic ngayong Christmas rush, nag-anunsyo ng 2 na tigil pasada ang grupong piston. Isasagawa yan sa December 14 hanggang 15 para paralisahin ang mga ruta na karamihan ay sa Metro Manila. Protesta raw yan ng grupo sa December 31 na deadline ng PUV Modernization Program. Sa ilalim nito, kailangan mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga jeep. Inaasahang sasali sa tigil pasada ang nasa 100,000 mga miyembro ng piston sa buong bansa. Nanindigan naman ang Department of Transportation sa itinakdang deadline ng PUV modernization. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang grupong manibela at piston lang naman ang kontra sa programa. Nagpakita ng suporta sa PUV Modernization Program ng gobyerno ang 4 grupo sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities. Bagay na kinokontra ng grupong piston na magtitigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Sa datos ng LTFRB, nasa 70% na ang mga pag-consolidate sa buong bansa sa katapusan ng taon. Kahit hindi pa 100%, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi napapalawigin ang deadline. Hindi rin daw papayagan ng gobyerno na mantala ng ilan ang karamihan sa mga operators. Inulit din ng LTFRB na walang mangyayaring phase-out sa mga tradisyonal na jeepney kapag napaso na ang December 31 deadline. Hindi raw otomatikong tigil biyahe na sila dahil iniiwasan din ng ahensya na magkaroon ng krisis sa transportasyon. Hating gabi mamaya, sisimula na ng grupong piston ang 2 nilang tigil pasada. Ang Transportation Department may nakahandang libreng sakay para hindi maparalisa ang mga biyahe. Kung kailan ramdam na ang Christmas traffic, magtitigil pasada uli ang grupong piston. Wala na raw atrasan ang 2 na transport strike simula bukas matapos sabihin ni Pangulong Marcos na wala ng extension ng December 31 deadline para sa PUV operators consolidation o para bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney operator. Nadismaya tayo. Sinabi niya rito sa isang malaking transport summit sa Marikina na hindi siya papayag na mawala ang jeep, yung traditional jeepney. Ang ilang commuter may plano na para bukas. Baling mag-LRT na lang. Hindi muna lalabas. Sa bahay lang muna. Tayo po ay naghanda ng mga libreng sakay para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan. Ayon sa grupong piston, isa itong Commonwealth Lukawa sa mga ruta na hindi nila papasadahan bukas at sa Biyernes sa kanilang 2 na tigil pasada kontra sa PUV Modernization Program. Apektado rin ang ilang ruta sa Metro Manila, gayon din sa ibang bahagi ng bansa. Sa datos ng DOTR, sa mahigit 50,000 na jeep at UV Express, lampas 13,000 na ang consolidated. Pero ayon sa piston, karamihan daw sa kanila hindi pa nakakapag-consolidate. Sa 55,000 na units daw na jeep, 2,000 pa lamang raw ang consolidated. Kapag hindi sila nakapag-consolidate, mawawalan sila ng karapatang pumasada.
Kahit may tigil pasada bukas, hindi sususpendihin ng MMDA ang number coding dahil baka makadagdag daw ito sa bigat ng trapiko. Yung payday weekend ng 15th, lahat ng Christmas shopping, ine-expect namin na yan mangyayari. Pinaghahandaan din ng MMDA ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival sa Sabado. Isasara o magka-counterflow sa ilang bahagi ng C4 Samson Road at MacArthur Highway mula tanghali hanggang alas 8 ng gabi sa Sabado. Kahit pinagbigyan ng LTFRB ang ilang hiling ng grupong piston, tuloy pa rin daw ang ikalawang araw ng transport strike bukas. Sa kabila ng traffic, di naman naging kalbaryo ang pagsakay ng mga pauwing pasahero sa Monumento Caloocan kanina. Parang hindi ko nga po naramdaman. Kailangan po kasi ng panggastos. May libreng sakay rin ng MMDA ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupong piston. Pero kaninang umaga, halos magtulakan para makasakay sa jeep ang mga pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tuloy pa rin daw bukas ang ikalawang araw ng tigil pasada kahit nagpulong na ang piston at LTFRB kanina. Kabilang sa mga hiling ng piston na pinagbigyan ang pagbiyahe ng mga rehabilitated traditional jeepney imbis na bumili ng bagong jeep pero di iurong ang December 31 deadline para sa PUV Operators Consolidation. Paglipas ng deadline, ituturing ng Colorum ang mga unconsolidated jeepney. Kinatatakot natin na magkaroon ng transport crisis. Pag nawala po ang mga UV, pag nawala po ang mga jeep, ay aabot po ng 35 pesos yung minimum na pamasahe. Karamihan ng mga major thoroughfares natin, meron ng consolidated. Extended hanggang sa susunod na dalawang linggo at tatama pa sa Pasko ang tigil pasada ng grupong piston. Kasanib puwersa na rin nila ang isa pang transport group na Manibela. Narito po ang aking report. Isang linggo pa ang tigil pasada! Tigil pasada simula sa Lunes! Laban! Laban! Piston at Manibela! Laban! Yan ang anunsyo ng grupong Manibela na nakisanib puwersa sa grupong piston. Susunod na linggo, ang piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada isang linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Kahit nagsabi ng LTFRB kahapon na hindi kailangan bumili ng bagong unit, paniwala ng piston phase out na ang kasunod ng December 31 deadline sa paghain ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng jeepney operators. Yung inilalako nilang kooperatiba sa ngayon, wala nang hindi nakapangalan sa operator yung unit, hindi nakapangalan sa operator yung kanyang prangkisa. Paano niya masasabing kanya yung unit kung hindi naman nakapangalan sa kanya? Ang issue na dyan is more on ideological difference. Ayaw nilang sumama sa isang fleet modernization program. Pero kahit tatagal ang tigil pasada hanggang 29 at tatama pa sa mismong Pasko, hindi nag-aalala ang LTFRB. Nariyan naman daw ang tricycle, bus at modern jeepney na bibigyan nila ng special permit. Sa Pasig kanina, takbuhan ng mga pasaherong nais makasakay sa modern jeep. Walang masakyan. Pag mga bulan, magabilisan nila, hindi makaani. Kasi mga bata . Kahapon naman, 10 modern jeepney na bumiyahe sa Taguig ang nabutasan ng gulong matapos hagisan ng pako. Kinundin na ito ni Guadis. Ayon sa Taguig Police, na inquest na ang dalawang suspect at inaalam kung may kinalaman sila sa tigil pasada. Sabi ng MMDA, ngayong Kapaskuhan, inaasahang tataas pa ng 20% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. Sa northbound ng EDSA, kanto ng North Avenue kanina, bumper to bumper ang mga sasakyan. Sabay-sabay kasi ang Friday payday, Christmas rush at simula ng anticipated simbang gabi. Grupong piston nagbabala ng krisis sa transportasyon kaugnay sa December 31 deadline para sa konsolidasyon ng mga jeep. Sa datos ng LTFRB, lampas 30,000 na jeep sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Ganyan karaming driver ang posibleng mawalan ng kabuhayan. Maging ang mga commuter sa rutang kanilang dinadaanan, inaasahang maapektuhan. Umasa ang grupong piston na maglalabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema para hindi maipatupad ang deadline ng consolidation. Wala pang bagong pahayag ang DOTR pero nauna na lang sinabi na para sa ligtas at makakalikas ang public transportation, ang PUV Modernization Program. Titiyakin ng LTFRB at Department of Transportation na may sapat na masasakyan ng publiko paglagpas ng December 31 deadline ng consolidation ng mga jeep. Sa gitna yan ng babala ng piston na may malakihang transport crisis sa Enero kung di papayagang mag-renew ng prangkisa ang mga jeepney operator. Sabi ng DOTR, papayagan nilang mag-apply ng special permit ang mga consolidated units para mamasada sa mga rutang walang consolidation.
ang Office of Transportation Cooperatives sihintayin ang mga hahabol na mag-consolidate kahit holiday papatak ang December 31. Ayon sa LTFRB, karamihan sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ay ino-operate na ng mga nag-consolidate na PUV. Nagkokomento ng Korte Suprema ang Department of Transportation at LTFRB sa naunang petisyon ng ilang transport group na maglabas ng temporary restraining order laban sa PUV modernization program. May 10 araw sila para magkomento sa petisyon na humihiling na ideklarang unconstitutional ang inilabas nilang department order at memo circular. Pero habang hinihintay yan, naghain ngayong araw ng extremely urgent motion sa Korte Suprema ang ilan pang transport group para pigilan ang December 31 consolidation deadline. Sa isang pahayag, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na mananatili ang deadline. Majority na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Maraming operator ang humabol sa deadline kahapon para makapag-consolidate ng prangkisa para sa PUV Modernization Program. Iyong iba, humabol kahit hindi pabor sa consolidation at hindi raw alam kung paano pupodohan ng modern jeep. Sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, nasa 70% na ang nag-consolidate sa buong bansa, pero nasa 40% pa lang sa Metro Manila. Ang mga hindi nag-consolidate ng prangkisa hindi na pwedeng bumiyahe, pero bibigyan sila ng 30 araw na due process. Posibleng pumalo ng 30 hanggang 40 pesos ang minimum fare sa jeep para mabayaran daw ng mga tsuper ang modern jeep na nasa milyon-milyong piso ang halaga. Sa kwenta ng One Rider Party List Representative, kailangan kumita ang isang driver ng 40,000 pesos kada buwan kahit pabigyan ng gobyerno ng tulong pinansyal. Giit ng LTFRB, ang computation ng land bank para sa babayaran sa pautang ay nakabase naman sa kasalukuyang pamasahe. Nasermo na ng chairman ng House Committee on Transportation ng LTFRB at DOTR na anya'y di makasagot sa mga tanong nila. Napahagulgol naman ang isang jeepney driver dahil inangkin daw ng sinalihan niyang kooperatiba ang kanyang unit at kinasuhan pa raw siya at 3 iba pa ng carnapping. Sabi ng LTFRB, paiimbestigahan nila ito. Lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanilang pangalan. Nailapit ko dito sa inyong komite. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Ilang ruta sa Metro Manila na dinaraanan pa naman ng maraming manggagawa at estudyante ang posibleng mawala ng traditional jeep pagsapit ng Pebrero ayon sa grupong Piston. Marami kasi ang hindi pa consolidated na requirement sa PUV Modernization Program. Kahit labag sa loob na mag-consolidate, humabol pa rin sa December 31, 2023 deadline si Efren na bumabiyahe sa rutang UP Pantranco. Kaysa naman daw hindi makabiyahe. Makabiyahe man lang kami kahit 1 year, di ba? Kahit paano, kaysa naman sa walang-wala na talaga. Makakabiyahe pa rin si Efren pagsapit ng February 1 nang hindi nangangambang huhulihin ang LTFRB. Ang ilang jeepneying dumaraan sa UP campus hindi pa rin consolidated ay sa Student Council ng UP Diliman. Kaya humingi ng dialogo ang Student Council sa kanilang admin tungkol dito. Mag-expire mga prangkesa ko mga July at saka February. Paano magiging kolorum ako? Masakit, tatanggalan ka ng karapatan mo maghanap buhay, di ba? Problema ito ayon sa grupong Piston, lalo't may mga rutang mawawalan ng traditional na jeep simula February 1. Ngayon pa lamang ay talagang makikita na natin kulang yung public transport. No, talagang makikita natin yan sa panahon ng last hour. Sa jeepneying biyaheng Cubao de Visoria, halimbawa, 165 ang traditional na jeep habang 13 lamang ang modern. Saan sasakay yung ating mga commuters? Hindi kakayanin ng 13 unit ang dami ng pasahero. Baka wala rin daw masakyan sa rutang Cubao via E. Rodriguez, Espanya, na dumaraan sa Quiapo at iba pang pangunahing destinasyon sa Maynila. Apektado rin ang biyaheng Project 3 sa Quezon City. Ang parehong ruta, suki pa naman ang maraming empleyado at mga estudyante, lalo sa University Belt. Lahat ng biyahe rito, traditional jeepney, wala ni isa mang modern o minibus. Sa tala mismo ng LTFRB, may lampas 20,000 na mga jeep sa Metro Manila ang hindi pa rin consolidated at ituturing na kolorum sa February 1. Halos kalahati yan ng mga jeepney sa rehiyon. Hinihingi namin ang panig ng LTFRB pero nauna na itong sinabi na karamihan sa mga pangunahing lansangan ay may mga consolidated ng grupo.
At pagkatapos ng Enero, ibibigay sa mga consolidated na grupo ang mga rutang walang nag-consolidate. Where in these routes na merong less than 60% or zero to be given to another entity, either a cooperative or corporation, for them to assume that route para po makatulong sa mga mananakay. May ikinasang buong araw na transport caravan ng ilang transport groups bukas bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Magmamarcha ang grupong Piston at Manibela mula UP Diliman patungong Mendiola sa Maynila. May kasabay ring transport caravan sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Sa gitnayan ng papalapit na panguhuli sa February 1 ng mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa Piston at Manibela, papasada pa rin sila kahit kanselahin ang kanilang prangkisa. Paglilinaw ng grupo, hindi ito tigil pasada kaya walang dapat ipag-alala ang mga commuter. Tingin naman ng LTFRB na malabong magkaroon ng krisis sa transportation sa February 1. Sa gitna ng transport caravan ng grupong Piston at Manibela, maraming pasahero ang stranded at nahirapang sumakay ngayong gabi. Sa Espanya, sa Maynila, nakabalandra pa rin ang mga jeep. Nasa bubong naman ang ilang jeepney driver. Binabantayan sila ng mga pulis. Ganoon din ang sitwasyon sa Welcome Rotonda at sa bahagi ng Quezon Avenue kung saan pahirapan ang pag-uwi ng mga commuter. May ilang miyembro naman ng Manibela mula Cavite at Bulacan na hindi na nakarating dahil hinarang umano sa mga expressway. Sabi ng PNP, hinarang sila dahil itinuturing na silang out of line o yung nagbabiyahe ng labas ng kanilang ruta. Mahigit 300 ruta pa sa Metro Manila ang may unconsolidated na jeep ayon sa LTFRB. Pero may solusyon daw sila para di kulangin ang mga sasakyan ng mga commuter pagsapit ng February 1. Sa jeep umaasa ang masang Pilipino para sa mas abot kayang pamasahe. Pero sa February 1, sasapat kaya ang masasakyan jeep sa dami na nagko-commute. Huhulihin na kasi ang mga unconsolidated na traditional jeep. Mahigit 300 ruta pa man din sa Metro Manila. Aming mga hindi pa rin consolidated ang mga jeep ayon sa LTFRB. Ilan sa mga yan ay biyaheng mula at papuntang Divisoria sa Maynila, mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila, at mga jeep na ang sakayan ay sa bandang EDSA at biyaheng Quezon City, Pasig, Makati at Paranaque. Maliliit na routes yun. These are secondary routes na dinadaanan naman ng mga ibang bus. Sakaling may mga ruta man na kulangin ng pampublikong sasakyan, may libreng sakay raw ang LTFRB sa unang dalawang linggo ng Pebrero. Para malaman kung sino ang mauhuli, inihahanda na ang listahan ng mga rehistradong unit. Sa datos ng LTFRB, mahigit 40,000 ang binigyan ng mga prangkisa sa Metro Manila pero nasa 22,000 lamang ang nakapagrehistro. Posible raw na may tumatakbong aabot sa 20,000 na kolorum sa Metro Manila. Either hindi na pinapatakbo or... yun nga, either pinapatakbo pero kolorum naman. Right. Tingin naman ng LTFRB, wala na sa kalye ang mga hindi na nakapagparehistro. Posibleng lampas 600 na lamang daw ang hindi nakakapag-consolidate ng mga traditional na unit mula sa lampas 22,000 na rehistradong jeep. Ang mga hindi pa consolidated, pwede naman daw sumali sa nabuunang korporasyon at kooperatiba. Ang magpumilit na pamasada kahit unconsolidated sa impounding area sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A ang bagsak kapag nahuli. Pinayagan ni Pangulong Marcos na palawigin ng 3 buwan ang deadline para sa consolidation ng mga tradisyonal na jeepney sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang LTFRB na tatalima raw sa utos, pinayuhan ng mga operator at driver na samantalahin ang extension ng deadline. Bawal na dapat pumasada sa February 1 ang mga unconsolidated na traditional na jeep. Sabi kasi noon ni Pangulong Marcos, wala nang extension ang deadline ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang mga hindi nakaabot sa deadline ituturing na kolorum dahil kakanselahin na ang kanilang prangkisa. Pero kanina, biglang kambyo ang Pangulo. Sabi ng Presidential Communications Office o PCO, pinayagan ni Pangulong Marcos na i-extend ng 3 buwan o hanggang April 30, 2024 ang deadline para sa consolidation. Alinsunod daw sa rekomendasyon ni Transport Secretary Jaime Bautista. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ng mga hindi pa nakakapag-consolidate. Dahil sa extension, hindi na muna itutuloy ang panguhuli sa mga unconsolidated na mga traditional na jeepney sa February 1. Bagyang gumaan ang loob ng mga driver at operator ng unconsolidated na jeep na nangangamba para sa kanilang kabuhayan. Dismayado naman ang mga nag-consolidate na. Maganda naman yung patutunguhan, tumuloy tayo. Para sa Piston at Manibela, tagumpay ng sama-samang pagkilos ng mga driver at operator ang extension.
Pero di raw sapat ang extension lamang kaya patuloy silang kikilos hanggang mabasura ang PUV Modernization Program. Nagdesisyon ang Pangulo matapos aprubahan ng House Committee on Transportation kanina ang resolusyon ay panawagan sa Pangulo at sa Transportation Department na huwag na munang ipatupad ang pagkukonsolidate ng mga jeep. Wala na raw extension ang bagong deadline sa mga jeepney na hindi pa rin consolidated para sa PUV Modernization Program. Ayon sa DOTR, huling palugit na ang April 30, bagaman natutuwa sa extension na 3 buwan, inihirit pa rin ang grupong piston na itigil muna ang programa para mapag-aralan. Nais din nilang payagan ang mga single operator at huwag bawiin ang mga individual na prangkisa. Bagay na imposible naman daw ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista dahil taliwas ito sa konsepto ng consolidation. Sa Metro Manila, nasa 3% lang ng mga rehistradong jeep ang hindi pa nagko-consolidate ayon sa LTFRB. Sing-init ng panahon ang naging paghaharap ng mga pulis at miyembro ng piston at manibela na may tigil pasada hanggang bukas. Dahil sa girian, naipit sa traffic ang maraming commuters sa Quezon City. Tumulak ang mga miyembro ng grupong piston at manibela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Pagpapakita yan ang pagkontra sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Pansamantalang nag-traffic sa northbound lane ng East Avenue. Halos ganyan din ang nangyari sa bahagi ng Commonwealth Avenue kaninang hapon. Nakagirian ng mga jeepney driver ang mga humarang na pulis. Pati police mobile, hindi pinalampas. Pinapayagan naman, kaso ini-stop and go lang namin para hindi maipon. Hinaharangan noong mga lumulusot na mga jeepney na kasama doon sa kilis protesta ng grupong piston at manibela, yung mga ordinaryo na mga commuter dito sa Commonwealth Avenue, yung ilan sa kanila ay hindi na naiwasan na magalit. Tandaan niya, para sa inyo rito pinaglaban namin. Laki pinsala po. Bakit? May mga anak po kasi kami. Tapos sobrang init pa. Tuloy raw ang mga jeepney drivers sa pagbiyahe sa May 1 kahit hindi consolidated. Bago mag-May 1, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman pumama. Isaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga may pakitang consolidation papers na inisyu po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Sabi naman ng LTFRB, hanggang kaninang tanghali halos walang epekto ang tigil pasada, kaya di na kinailangan mag-deploy ng libreng sakay. Sapat din daw ang mga jeepney consolidated na para serbisyuhan ang mga commuter. Kung talagang sapat na yung mga naka-consolidate, bakit kailangang mag-suspend din ng klase? Bakit kailangang mag-ubmet na magbigay ng libreng sakay? Sabi ng LTFRB, ang libreng sakay ay paghahanda lamang kung kinakailangan. Piniketa na, inimpound pa ang jeep ng ilang tsuper na sumali sa tigil pasada simula kahapon. Pauwi na sana sila mula sa kilos protesta ng tiketan ng PNP Highway Patrol Group. Ayon sa LTFRB, hinarangan ng mga jeep ang daloy ng trapiko ng magdamag na pumarada sa bahagi ng Welcome Rotonda sa Quezon City. Kolorum o wala ring prangkisa ang 3 jeep na sumali sa rally kaya inimpound. Sabi ng LTFRB, sa 37 jeepney na sumali sa protesta, hanggang 12 ang koloro. Tukoy na raw nila kung sino ang mga ito ayon sa ahensya. Para sa Transportation Department, bigo ang 2 araw na strike na maparalisa ang mga transportasyon. Pero nagtagumpay raw ang mga grupong magdulot ng matinding traffic. Ayon sa grupong manibela, traffic naman talaga. May transport strike man o wala. Kaugnay naman sa mga kolorong umanong jeepney, handa raw silang harapin ang reklamo. Sa bisperas ng deadline ng pagpapakonsolidate ng mga jeep na kilos protesta, at tigil pasada ang grupong piston. Nagtipon sila sa iba't ibang lugar sa bansa bilang panimula ng 3 araw na tigil pasada kontra jeepney modernization. Nagsampa rin ang grupo ng amended petition sa Korte Suprema para mapatigil ang PUV Modernization Program. Sabi ng LTFRB, bigo ang grupong maparalisa ang transportasyon.
wala na rin daw extension ang deadline. Bilang konsiderasyon, tatanggapin naman daw ng LTFRB hanggang bukas ang mga hahabol kahit minimum requirements lang ang dala. Mga di pa nag-consolidated jeepney, ituturing ng kolorum simula bukas pero hindi muna ulihin. Pero padadalahan muna sila ng notice para magpaliwanag. Ilang super ng jeep na di nag-consolidate na masada pa rin kahit tapos na ang deadline para rito. Problema ng mga super kung paano bubuhayin ang pamilya kaya pilit pa rin ng mamasada kahit nangangambang masita. 20 unit naman ng Atinto Transport Cooperative ang hindi inaprubahan ang pagpapakonsolidate dahil puno na raw ang kanilang ruta. Sabi ng DOTR, LGU ang namamahala sa pamamigay ng mga ruta.